Bear of Friars Minor Capuchin, tayo po'y magsitayo. Stab ng Panginoon, bayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan, sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri. Ano pa mang pagtangisap o pasak, ang pangalan ay sinasabi. Sa pag ng Panginoon, pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. At ng ayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kapayapaan kailanman ang igawad ng poong may kapal sa mga yumao nating mahal. Silaya nawa nila ang buhay na walang hanggan. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Mga kapatid, sa misang ito ay ating inaalaala ang ating mga mahal na yumao, ang mga namatay sa mga nakalipas na panahon. At hanggang kanina, bago tayo magmisa, ating alalahanin at ipagdasal ang mga kapatid nating nauna na sa atin. Nawa sa biyaya ng Eukaristiyang ito ay kanilang makamtan ang buhay na walang hanggan, ang biyayang ipinagkakalob ng Diyos sa mga taong naghahangad at nagmimithing makamit ang biyayang ito na siya ay makapiling. Kaya mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, tahimik nating ipagdasal ang mga kapatid nating yumao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamundimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Isang bagay lamang ang aking mitiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik, bagamat sa tingin ng tao'y sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubo tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal. Magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang puo Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat Siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman.
sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. O Diyos, ako'y tinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y masa sa kanyang kalinga. Tanglaw ko at kaligtasan ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita. Pagtawag ni Kristong banal na siyang ating hinihintay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Huwag kayong mabalisa. Manalig kay sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyong daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagpapala at biyaya ng ating Panginoon ay mapasa ating lahat. Mga kapatid, sa panahon ni Santa Teresa ng Avila, ang kanilang nakagawian sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay maging istrikto sa pagsunod sa katahimikan, sa pagsasakripisyo, pag-aayuno. At ang isa sa nakatatawag pansin sa kanilang monasteryo ay ang pagkakaroon ng bungo ng tao sa kanilang mga kwarto. At ang para kay Santa Teresa ng Avila, ang pagkakaroon ng isang bungo ng tao sa kanilang monasteryo ay pagpapaalala tungkol sa kamatayan. Memento mori. Remember death. Alalahanin ang kamatayan. At laging alalahanin ang kamatayan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ang paggunita natin sa ating mga mahal na yumao ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat isa sa atin. Na sa tuwi-tuwin ay ating alalahanin ang kamatayan. Sa ating pong pang-araw-araw na pagsunod sa Diyos, makita po sana natin na ang kahantungan ng ating pang-araw-araw na paglalakbay ay ang pagharap sa ating Panginoong Diyos. Misan nga po sa kwentuhan namin sa seminaryo nung kami nag-aaral pa ng eschatology, tinanong kami ng aming professor, ano ba ang tama? Tama bang sabihin, I have a soul? Kayo po, tama po ba yung sentence? I have a soul? Tama o mali? At karamihan sa aming mga seminarista, ang sagot namin ay, tama po, Father. At ang sabi namin, Professor, sa eschatology, mali. Dahil ang tamang sentence o statement
I am a soul. I am a soul. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kung hindi, papalitan natin yung All Souls Day, gawin natin All Bodies Day, no? Sapagkat ang matitira sa atin ay hindi katawan, kung hindi kaluluwa. Ang haharap sa Diyos ay kaluluwa. Kaya napakaganda, mga kapatid, na sa papaanong paraan ba natin pinangangalagaan sa biyaya ng Diyos ang ating kaluluwa? Nasa state of grace ba ang ating souls? Anong estado meron ng ating kaluluwa? Kasi masyado natin pinagaganda yung katawan natin eh. Yung katawan lupa, nagpapa-spa, nagpapa-derma, minemake upan ng maganda, no? Tayo nag-gym, tayo ay nagda-diet, tayo ay talaga nagpapaganda ng katawan. Pero sa bandang huli, uud lang ang kakain niyan. Mabubulok din ang katawan na yan. Kahit anong paganda pa natin sa katawan. Tama po, I am a soul. Ang kaluluwa natin, ang siyang dapat po nating pangalagaan sa buhay pang pagsunod natin sa Diyos. Dahil ang kaluluwa natin ang haharap sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, ngayong araw na ito, ikalawang araw ng Nobyembre, atin pong pinapahayag yung pananampalataya natin na ang ating kaluluwa ang siyang magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag natin ito sa ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, yan ay kahapon, Communion of Saints, sa kapagpapatawad ng makasalanan at sa buhay na walang hanggan. Iyan ang atin pong karugtong kahapon na atin pong pinagninilayan sa ating pananampalataya, na tayo ay naniniwala, nananalig sa kasamahan ng mga santo at nananalig din tayo sa buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi tayo nananalig sa buhay na walang hanggan, eh tayo na siguro yung pinakakawawang tao. Tayo na yung ang tingin natin sa ating sarili, hanggang dito na lamang tayo sa mundong ito. Pero ang paanyaya at paalala sa ating lahat ngayon, panaligan natin, sumampalataya tayo sa buhay na walang hanggan. At huwag po tayong makakalimot dito. Lalo tigit sa panahon na ito, na masyado tayong abala sa ating ginagawa sa mundong ito, na tila nakakalimot na may katapusan din tayo sa mundong ito. May hangganan din po tayo. At ang ating paglalakbay ay pansamantala lamang. Kaya po ito pong araw nito na November 2 na itinalaga ng ating simbahan ay hindi para tayo ay takutin, hindi para tayo ay matakot, kung hindi panabikan natin ang kahihinatnan ng ating buhay sa mundong ito kung tayo ay naging tapat kay Kristo. Kaya nga ang kamatayan ay handang tanggapin ng sino man na naging tapat sa Diyos. Kaya nga anong tawag ni St. Francis of Assisi sa kamatayan? Sister Death. Kapatid na kamatayan. Sino sa ating makapagsasabing kapatid ko ang kamatayan? Ngunit ang katotohanan, simula nung tayo ipinanganak, kakambal na natin ang kamatayan. Sister Death. Kaya nga mga kapatid, let us be reminded, remembering death is acknowledging that all of created reality, even the best, will come to an end. May katapusan. There are many deaths around us. The end of relationships,
the crumbling of political systems, the downfall of financial structures, the frustrations of our ambitions, the decay of all things beautiful. Lahat ng ito ay may katapusan. Kaya nga akala natin ang lahat ay para sa atin at walang hangganan ng ating tinatamasa. Pero ang lahat ay may katapusan. Kaya po ito po'y magandang pag-alaala, pagpapaalala sa ating lahat. At ganyan din mga minamahal kong mga kapatid, remembering death reminds us that in the end, all of us are truly equal. Sa kamatayan, pantay-pantay tayo. Di po ba? Ngayon, kitang-kita po natin sa panahon ng pandemya, walang mahirap, walang mayaman, sa kamatayan. Lahat po tayo mahihirap. Lahat po tayo ay pantay-pantay. Kapag dinapuan tayo ng COVID-19 at tayo pinahirapan at na naging hangganan natin ni kamatayan, pantay-pantay. Kung dito sa mundong ito, akala natin tayong pinakamayaman, at kung dito sa mundong ito, akala natin tayong pinakamahirap, pero sa kamatayan, lahat po tayo ay pantay-pantay. Manghihiram din tayo sa ating tinatawag na the greatest performance, the greatest and the last greatest performance natin sa mundong ito. Yan din po yung biruan namin sa aming classes eschatology. No? Sabi ni Father sa amin, alam nyo, pagandahin ninyo yung inyong huling buhay dito, ilang huling pagkikita, huling appearance nyo dito sa mundong ito. Yung last greatest performance ninyo, yung kayo'y nakahiga na. Kasi may make-upan kayo, kailangan maganda, no? Kailangan maayos, kasi kapag kayo'y nakahiga na, maraming titingin sa iyo. Dapat greatest performance mo yan, kasi kapag hindi, pipintasan ka, ay tabingi yung make-up, ay hindi maayos yung lipstick, no? Kaya mga kapatid, ano? Maging ang ating sasakyan papuntang sementeryo ay hindi yung ating biniling kotse. Hihiramin din natin yung hihigaan natin at pagdadalan sa ating sementeryo. At yung atin pong lupa, na kung meron tayo ekta-ektaryan lupa, pero ang inyong huling hantungan, hihiramin din ninyo sa Memorial Park. Lahat ay pahiram lang. Tandaan po natin yan. Come to think of it. Ano, bakit ba masyado tayong masyadong nag-accumulate tayo, no? Sabi nga, wala tayong madadala sa langit. Ang madadala natin sa langit, yung kaluluwa natin na gumawa ng kabutihan, kaluluwa natin na nagmahal sa ating kapwa, sapagkat yan ang iyaharap natin sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay pantay-pantay. Remembering death proclaims the power of love and hope. Kaya nga tayo narito ngayon eh. Kaya tayo gumugunita sa ating mga mahal sa buhay, gumugunita sa ating Panginoon na nagpahiram ng buhay sa atin, sapagkat nandun ang ating pag-asa na sa kabila ng ating paghihirap sa mundong ito, sa kabila ng ating pagbabata ng pagdurusa, kalungkutan, takot, pangamba, pero nandito ang pag-ibig ng Diyos, nandito ang pag-asa ng Diyos. Sa pagtanggap natin sa Kanya. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, no? Don't forget that this is not the only life. No? Huwag po nating kalilimutan iyan, na ang buhay natin ay hindi lamang dito sa mundong ito, bagkus may naghihintay pa sa atin sa kabila. Kaya nga po sinasabi natin, kapag tayo ay namamatayan, ay sumakabilang buhay na siya. Ibig sabihin, maganda yung ating pagtatagalog. Hindi lang natin sinasabing siya ay nadedo, siya ay namatay. Kung hindi, sumakabilang buhay. Eh, sumakabilang buhay na si sister, sumakabilang buhay na si brother. No? Sapagkat nananalig tayo na may kabilang buhay, at yung kabilang buhay na iyon ay sa piling ng Diyos na lagi po nating inaasam
sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po mga kapatid, sa misang ito'y inaalalan din natin yung mga kapatid natin na sa purgatorio, yung mga nililinis pa. Ang purgatorio ay hindi lugar ng condemnation, kundi ito ay lugar ng pagbibigay sa atin ng pag-asa, pagbibigay sa atin ng pananabik sa pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Purgatory is not punishment, but an offer of love. Many people have chosen the path of the Lord. Marami naman po sa atin talagang nagsusumikap na makasunod sa Diyos. For people not close to God, but not totally pure and perfect, due to many compromises with weakness, God allows a process of preparation before entering into the presence of eternal love. Kaya rin po sa misang ito'y pinagdarasal po natin ang mga kapatid nating nasa purgatorio. Napakalakas ng panalangin ng misa, pag-aalay natin ng misa para sa mga kapatid nating nasa purgatorio. In purgatory and heaven, love is concrete, and our love on earth penetrates beyond death to help those who have gone before us. That is why, sisters and brothers, we can pray for our beloved departed and offer sacrifices para sa kanila, mga kapatid. Kaya yun po yung ginagawa po natin ngayon, na sila ay ating ipagdasal. Kaya mga kapatid, no? Nakita po natin dito ang mga urns, no? Nakapiling po natin ang mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipinagdarasal. At ganyan din dito sa box na ito na nakapangalan ang mga inilista ninyong mga kapatid nating yumao. Sila'y ating ipinagdarasal. Kaya nawa sa misang ito, mga minamahal ko, mga kapatid, maunawaan natin yung misteryo ng kamatayan. Sapagkat ang misteryo ng kamatayan ay bahagi ng ating buhay upang tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng poong may kapal sa mga yumaong ating mahal. Silaya nawa nila ang buhay na walang hanggan. Sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. Amen. Tayo po'y magsitayo. Atin po ngayong ipapahayag ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Uli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak,
sinasamba siya at pinaparangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag na ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at tinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal at sa buhay na walang hanggan. Taglay ang pananampalatayang ito. Tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng mga yumao, lalo na ang mga nasa purgatorio. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga sariling kahilingan at isama din natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating yumao na. Panginoon ng buhay, iniahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Bye.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay mayakyat sa kalulhatian sa piling ng iyong anak na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkup at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusado sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Tahimik nating ipagdasal ang makapatid nating Yumao. At ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ang lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan, tumawag tayo sa Ama sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating buhay at muling pagkabuhay. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at dinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumaunaway makarating sa iyong tahanang mapayapa't maningning, pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay na Jesucristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating babasbasan ang mga isinaabong mga labi ng ating mga mahal na yumao.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Panginoon ng sanglilikha, iyong ninais na walang sino man sa mga iniligtas ng iyong anak ang mawala, at ang mga matuwid ay muling buhayin sa wakas ng panahon. Aliwin kami ngayon ng iyong mga pangako habang aming ibinabalik sa lupa ang abo ng aming mga kapatid na ito. Pagkalooban mo sila ng kapahingahan at kapayapaan sa isang daigdig na hindi na makapangyayari ang alabok at abo. Pagtibayin sa amin ang pag-asa na sila ay magiging isang bagong nilikha sa araw na iyong bubuhayin sila sa iyong kaluwalhatian upang mabuhay kasama mo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po mula sa ating simbahan, ang mga abo ng ating mga mahal na yumao ay huwag po natin patagalin sa ating tahanan, bagkus dalhin sila sa lugar na nararapat sa kanila. At ito yung katulad ng kolumbaryo o ng sementeryo. At huwag ho din natin paghihiwalayin ang mga abo ng ating mahamahal na yumao, ha? Huwag natin gagawing kwintas o dadalhin sa ibang bansa yung kalahati at yung kalahati nandito. Huwag ho natin gawing pulburon, ano? Ang abo ng ating mga mahal na yumao, ha? Igalang po natin, bigyan natin ng dignidad ang kanila pong mga labi. Kaya po dapat po sa isang urn lamang po na nanatili ang mga labi ng ating mahal na yumao, ha? So yun po yung paalala ng ating simbahan. Again din po mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong sa ating community pantry. At sa Biyernes, inaanyayan ko kayo muli na makapagbahagi para sa ating mobile community pantry. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya daw magpalas sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Yesu Kristo. Sa kapagkakamit ng pag-asang mabubuhay, magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloobnawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan. Sa mga naunang lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloobnawa ng Diyos ang kapayapaan kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Yesu Kristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Buhay para sa sarili naman. Ang sino man ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat
ako'y may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, makapitin niya. Ating pagmamahalan at pagbigin sa kanino mo. Nanagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos.